Viral nga ngayon sa social media ang vitamin C na di umano'y patok na patok sa online selling. Dahil sa di umano'y okay na okay ito, lalo na nga po sa pagpapalakas ng immune system, dagdag pa nito ang mga benepisyo na makukuha ng mga iinom nito at hindi kamahalan. Maganda ang botelya at talaga namang maiinganyo kang bilin dahil nga sa murang halaga, malaki ang bote at may panlaban ka pa sa sakit lalo na nga pong ngayong panahon ng pandemic. At mula nga po sa ulat ng GMA News, ni News Anchor Egan or Arnold Clavio, dito na nga naisiwalat ang di umano'y napakadugyot na pagawaan ng vitamin C na ito. Ang Honeyc ay naglalaro sa presyo na 100 to 200 300 pesos, depende sa laki ng bote na may 500 ml naman ang laman. At mula nga po sa Cabuyao City Police, nakatanggap di umano ng isang sumbong ang mga kapulisan doon na di umano'y may lihim na pagawaan ng nasabing produkto doon sa South Bulwan, Barangay Marilig, Cabuyao, Laguna. Kaya naman, wala nang sinayang panaoras sa mga otoridad at agad-agad silang gumawa ng aksyon. Nagkaroon nga po ng entrapment operation ang mga kapulisan sa nasabing lugar kasama ang ilang representative ng Food and Drug Administration or FDA. Ayon sa ulat ng GMA News noong April 8 ay nagkaroon na nga po ng public health warning. Ito'y isang listahan na naglalaman kung alin nga ba ang mga produkto na hindi aprobado ng FDA. At isa na nga po ang Honeyc sa nasabing produkto na hindi nga po aprobado ng Food and Drug Authority. Ang Honeyc na di umano'y nagpapakalat nga ng maling advertisement na nagsasabing ang produkto ay napakalakas o nagpapalakas ng immune system dahil nga sa magagandang dulot di umano ng nasabing produkto ay napangarami nga ang tumangkilik nito at naging sideline pa ng iba sa online selling. At sa operasyon nga po na naganap, doon na nga nakita ng mga responding police ang nasabing dugyot na pagawaan na ito ng Honeyc. Makikita nga po sa ulat ng GMA at sa video na kanila nga pong ipinakita ay nagkalat sa sahig ang mga ingredient at ang ilan nga pong mga kagamitan ito ay kung saan-saan lamang nakalapag o nakapatong. Makikita din sa video na gamit ang isang malaking plastic drum kung saan doon nakalagay ang nakatimpla na Honeyc para i-refill na ito sa mga botelya. Nakakita din di umano ng mga surot sa mga drum at mga kahong-kahong Honeyc na pinaghihinalaang i-deliver na sa may mga nag-order nito. Kitang-kita din ang mga panghalo at drum na nasa labas kasama nga daw ang ilang mga pusa doon at ayon sa ulat, bukas na bukas para sa kontaminasyon ang nasabing mga kagamitan para sa paggawa ng Honeyc. At isa pang nakakapandiri ay ang ipis di umano na nakalagay sa asukal na ginagamit para pagsatimpla o sa pagtimpla nga po ng nasabing vitamin C na ito. Ayon sa mga suspect na kita doon sa nasabing bahay kung saan gumagawa ng Honeyc, ito daw ay nakatimpla na at dinadala na sa kanila upang sila na mismo ang maglagay nito sa mga bote. Tinanong din ng isang news anchor na kasama ni Egan kung ito po ba ay sariling brand ng may-ari o ito ba ay ginaya lamang sa isang popular na brand name. At sagot ng mga tao na nagre-repack nito, ito po daw ay inihahatid nga lang sa kanila para sila na ang mag-refill o maglagay sa mga botelya. Ayon sa pulisya, tinataya nga abot sa 4 million na halaga ng Honeyc ay nakumpiska nila. Panay-panay naman po ang paliwanag ng mga online sellers sa kani-kanilang social media at sinasabing may fake at legit daw nito. Pero isa lang ang maliwanag, ang may-ari at ang gumawa nito ang dapat magpaliwanag kung ano nga ba mga sangkap ng nasabing Honeyc product na ito para na din po sa katahimikan ng mga magulang na bumili na ito para sa kanilang mga anak. Yan po ang ating showbiz na update. Lagi pong maging mapagmatyag at mapanuri. At kung may nais po kayong ilagay na komento sa ating update na ito, ilagay lamang po ito sa ating comment section dahil ang inyo pong opinion ay mahalaga sa amin. At kung nais nyo naman pong everyday ma-update ang ating channel, please like, share, and subscribe. And hit the bell na rin po para po sa inyong first notification. Images are all credit to the respectfully owners, news source credit to GMA News. And thank you for watching Showbiz Snap!